for this vlog, ay babasahin natin ang mga assumptions niyo about me. So, if you remember, nag-IG story ako and I asked for vlog ideas. Isa sa mga sinuggest niyo doon is assumptions about me. And sabi ko, why not? So, wow. Yun, nag-IG story ulit tayo. Assumptions about me. Eto na. So, nilista ko. Nilista ko yung ano, yung mga assumptions niyo sa akin. Parang sinummarize ko na lang yung most common na sinabi niyo doon. Kasi hindi ko magagamit yung phone ko eh, kasi yan yung pinifilm, pinang-film ko ngayon eh. So, eto na. Let's get started! First assumption. Siguro uunahin natin yung pinaka-common or parang halos parang 40% ata ng nagsabi doon. As in, sobrang dami talaga nila. Sobrang dami pa ulit-ulit nilang sinabi sa akin na eto. Ang nakalagay dito is, maldita, masungit, maarte, mataray. Grabe. Oh my God! Ganun ba? Ganun ba tingin niya sa akin? maldita, masungit, maarte, mataray. Siguro yun, ako ah, sa sarili ko, minsan hindi ko naman madedenay na talagang minsan pag wala talaga ako sa mood. Siyempre, nagtataray ako. Or di kaya pag, di, ano ba? Mataray ba ako? Di ba hindi naman? Ote, sabi niya, hindi. So, yun. Talagang, siguro, nature na ng babae, ng isa sa mga nature ng babae is yung pagiging mataray minsan. So, syempre depende yun sa mood ng babae kung meron ganun, 'di ba, mataray, kung ano, masungit, pero hindi naman talaga always yun. Nasa lugar, nasa lugar yung pagtataray, ganun. Hindi all the time na kahit wala namang ginagawa yung tao sa iyo eh mamalditahan mo ganun. Sometimes if annoying yung kuya ko, tinatarayan ko. Ganun. Tapos, next is, sabi dito, palawalwal. What? Palawalwal, hard drinker, lasinggera, alcohol lover. Oh my God. Hindi totoo yan. It's true though. Siguro ano, ngayon na ano, hindi na. Wow. Occasional na lang kasi wala nang time eh. Yung pag once na pumasok ka na sa world ng ano, adulting, hindi mo na maiisip na mag-ano, na uminom palagi, magwalwal kasi may trabaho ka nang iniisip kinabukasan, ganun. Nag-matured na. Wow. Yeah, that's true. Occasional na lang, pero masasabi ko siguro nung college ako. Syempre, just living my teenager life to the fullest. Okay, next. Model dati. Wow. Model dati. Oh, mommy. Meron pa nga dito isa eh. Tourism student. Wow. Dati. Tourism graduate. Na-clarify ko lang po, hindi po ako model dati. Baka model sa future. Pwede, di ba? Pwede. Model sa future, pero model dati, hindi. Hindi totoo. Tsaka, hindi po ako tourism graduate. Ako po ay business ad graduate. I took a BSBA major in financial management. Wow. Yun. And next is sweet but hindi showy. I think oo. Sweet akong tao pero hindi ako showy. Hindi ako yung parang tipo na yung alam yung clingy. Ay bilat. Ayun. Hindi ako yung clingy na tao na ganong klaseng sweet. Ang klase ng pagiging sweet ko is parang dinadaan ko sa pagki-care, ganun. Sa ano, basta mararamdaman mo na lang. Ganun. Next is bisexual. What? Bisexual? Hindi. Oh my God. Hindi naman ako again sa mga bi ha. Kasi may mga pinsan din ako na bi. Ganun. And I'm proud of them. Tsaka may mga kaibigan ako na bi. And I love them. But I'm not a bisexual. Yon. Next is malandi. Malandi, aliparot, higaon, bigato. Hindi yan totoo. So, nagsabi na yun to, I love you pa rin. Pero malandi, my God. Kung malandi ako, no comment. Basta alam ko sa sarili ko hindi. Next is saan dito? Natawa ko dito eh. Sabi matangkad. How I wish.
Alam niyo kung matangkad ako, siguro yung nagsabi ng model dati, totoo yun. Wow. Pero hindi eh. Hindi eh. Ako ay ano lang eh. Ang height ko is 5'1 and a half. So yun. May half ha. For ano lang, for clarification. Hindi ako 5'1 lang. 5'1 and a half. So yun. Pagbigyan nyo na. Next is, ito i-ano ko na lang, isa-summarize ko na yung mga sinabi nila. Sabi is, mabait. And then, meron din nagsabi na mabait pero matapang. And, yun, kind-hearted and forgiving. Yun. Well, I'm that person. I'm that kind of person. Wow. Thank you. Charot. Day joke. Charot. Joke. Mabait. Sasabihin natin, understanding. Kasi, pag sinabi ko mabait, para naman akong, ano nun, hindi ako all the time, di ba? Hindi ako all the time mabait. Meron din akong times na siguro tama yung mabait pero matapang. Yung alam mo yung iintindihin mo sila, mabait ka sa kanila, pero pag once na abusive na sila, yun. Talagang kailangan, you have to put a limit. Ano yan? Ganun. Para hindi ka maabuso. Like me, minsan nawawalan ng kanta. Naaabuso. Basta yun, hindi ako mabait, hindi ko din sinasabi na masama ako. Pero alam mo na, may good side, pero nakakagawa din minsan ng bad things sa ibang tao. Pero pag once na ako yung ginawan ng mali, ng masama, I try to understand, pinatry ko na intindihin sila, ng sobrang, pwede, ganun, para tapos na yung usapan. Yung ganun akong klaseng tao. Ayoko ng maraming keme-keme, ayoko ng maraming dada, ganun. Kung kinakailangan na ikaw na yung magpapasensya, ikaw na yung mag-sorry, kahit na hindi mo naman lahat kasalanan, gagawin ko na lang yun para tapos na. Kasi naaaburido ako pag ganun. So, ng peace of mind. Ganun. Ang dami kong sinabi. Ito pa. Sabi is, independent, matapang, strong, and brave girl. Ayun. Dito sa independent, matapang, and strong. Well, I think, totoo yun. Oo. Lumaki ako na independent. Tsaka, But I have no choice. But to be strong. Huh? English, Mamsi. Oo, parang wala akong choice eh. Kailangan kong, maging strong. And kailangan kong maging independent. Kasi, kung malalaman nyo lang yung buong buhay ko, may patsa si mother. Thank you. Mama, gugaw na. Strong and, brave girl. Sa mga nagsasabing matapang ako. Yun, thank you. Siguro, totoo at some point. Pero hindi ko sinasabi all the time strong ako. Minsan, may mga weak, may mga ano din ako eh. May mga panahon din na parang kasukuna rin. Pero yung alam mo yung sabi nga nila, rest if you must, but do not quit. Ganun lang. Pag sobrang gustong-gusto ko ng give up, ganyan, ginagawa ko, nagre-rest muna ako, ganun. Tapos, diba, sabi nga nila, lilipas din ang araw, may bagong kinabukasan, may bagong chance, may bagong ano. Yun na lang. Just, being positive lang sa life. Next is, sabi dito is workaholic. Wow. Siguro for me, medyo totoo siya. Wow. Pero alam mo yung sinasabi nila na pag workaholic ka, tamad ka sa bahay. Ganon. Ako, inaamin ko, medyo may pagka tamad ako sa bahay. Tamad. I-edit ko yun. Yun. Pero bigyan niyo ako ng mga office works, yun, mga math solving, mga ganun. Gusto ko yung na-challenge yung utak ko eh. Pero yung pagkatawan ko na, ay, kapoy-kapoy, gitar na yan, hindi kahapon. Sabi dito, marami din nagsabi dito ah, marami-rami din. Sabi dito is, matalino. Ay, syempre, kailangan. Hindi palaging dapat itong ginagamit. Dapat din, ganyan o, ito din o. Ayan. Kasi pag hindi, pag lagi mo itong ginagamit, kawawa ka, lagi kang iiyak. Ayan. Dahil joke lang. Matalino, hindi ko naman i-claim talaga na super talino. Pero yung alam mo, hindi rin naman bobo. Ganun. Wow. Tama lang. Nung elementary ako, hindi naman din ako nawawala sa mga star section, ganyan-ganyan. Palaban din naman sa si ate girl niya. Hindi ako
hindi ako nakaka-up sa Ordicia honors nung elementary ako, pero hindi ako nawawala sa mga star section na yan until nung nag-high school ako. Yun, nasa science section ako, ganyan. Hindi ako nasa honors, pero hindi rin ako nawawala dun. Tapos, ayun, nung bandang graduating na nung high school, nagkaroon naman din, ay, kahit pa paano, na nasangit. Ano yung nasangit sa Tagalog? Nasabit? Ayun. Ano yun? Nasabit sa honors, with honors. Yung, ako kasi yung tipo ng taon na, yung alam yung pala, mahilig sa ano, last minute na review. Hindi ako yung parang sobrang ganun na ganun. Wala lang. Chill lang ako na estudyante dati. Yun. Mahilig akong last minute review. Pero kahit pa paano, never ako nagkaroon ng palakol na grade. Next is, sabi dito, marami din nagsabi dito na ano lang eh, chill lang, ay maka-chill ko lang daw na tao, kalog, masaya, madaldal. Yun. Wow! Well, minsan madaldal, yun. Pero hindi naman always. Grabe naman kayo. Hindi ko try. Buti yung papaniwala sa mga sinasabi nila. Yun, chill lang, oo. Siguro dahil sa sobrang, umabot na ako sa point na sa sobrang stress ng buhay. Parang, wala lang, chill na lang. Ganun na lang yung anak ko. Okay. Parang ganun na lang. Tapos, kalog. Lumaki kasi ako na ani. Yaman ko, lumaki lang ako. Lumaki ka na sa kanto-kanto, ganun. Ayan. Kahit na pinagbabawalan ako dating lumabas, tumatakas talaga ako para makipaglaro dun sa kanto. Tapos uwi ako gabi na, ganun. Tapos mga kalaro ko nun dati. Ayun, pinapapasok sila sa bahay. Tapos ako, ang ginagawa ko eh, nasilip pa ako sa ano nila, sa gate nila. Nakikipagdaldala, nakapagalitan ako ng mga lola, nanay, tatay nila. Pero hindi pa rin ako naalis. Ganun ako kagala dati. Laking kanto ako. Ayan. Kaya siguro, yun, medyo may pagkakalog, may pagka-jologs, ganun. Tapos, nanginginig na ako sa lamig eh. So, for the last assumption about me, Bisaya siya eh. So, maglalagay na lang ako ng ano dyan, ng translation pa. Sabi dito is, dili man ka gwapa, pero nga nung confident man ka. Well, hindi lang sinasabi talagang maganda ako. Pero yung alam mo lang na bakit confident ako is pag wala lang, acceptance lang sa mga flaws mo, na accept mo lang na ano ka, hindi ka perfect, ganun. And then embrace that imperfections, mahalin mo yun kasi yun talagang yung uniqueness mo eh, sa ano, di ba? Tama naman di ba, na pag once na alam mo na, oh, hindi ka maganda, eh ano naman, eh hindi naman sinabi na pag hindi ka maganda, hindi ka pwede maging confident eh. Dapat confident ka na, kasi yung imperfection mo, yun yung ano may, yung uniqueness mo sa iba. So, embrace it. Yun yung parang, ano, yun yung parang magiging signature mo sa, na wala sa mga magagandang mukha, wala sa mga super perfect, yung ganun. Yun lang, acceptance and love your flaws and, do not be insecure. Ganun. And kung hindi mo may iwasan talaga yung insecurities, I think, siguro, wag ka lang umabot sa point na yung pagiging insecure mo is, ano, maging bad, ano na siya, bad effect na. Na like, ito si girl, ganyan, maganda lang naman dahil ganyan-ganito. It's more like, gawin mong insecurity, yung insecurity mo, gawin mo siyang, i-convert mo siya into something na inspiration mo na like gusto ko rin ng maging ganyan, and kaso hindi ako ganyan, so how can I, paano? So yung iba nagpapareto ako, diba? So hindi naman ako agad sa mga ganun dahil may mga kaibigan naman ako na nagpapareto ako, and maganda naman ang kinalabasan. Pero yung sa mga gusto ng natural lang ang ano, marami namang alternative, makeup, ganun, 'di ba? O hindi kaya kung ayaw niyo nang hindi kayo mahilig sa makeup, yung parang edi ano na lang, accept yourself. Ganun. Ganun, may magmamahal pa rin sa inyo sa huli. Huwag kayong masyadong mamroblema sa mukha niya. 'Yan lang. So, dito ko na i-end ang aking video. So, salamat sa inyong mga assumptions about me. So, 'yon sa mga
good and bad na ano, I still love you guys. Thank you so much. I know na assumption nyo lang naman yung mga bad na yun. But, you know, alam ko naman din sa sarili ko na hindi ako ganun. So, yun lang. And, proceed tayo sa shoutout. Shoutout tayo. Ayun, so shoutout nga po pala kay Angel Galman and kay shoutout din kay Joyce Casil and shoutout din po kay Julian Andapon and kay Kuya Jay. Ayan, so shoutout po kay Kuya Jay Ibanez na taga Jensen. Hello Kuya, ayan na shoutout na kita. Joke lang. Love you. Tapos shoutout din kay Maria Nina Abeta. Ayan. Thank you guys and please don't forget to like, comment, and subscribe. And also, don't forget to follow me on my social media accounts. Facebook, Marijoyce Del Rosario. Twitter, at Marikyat. And Instagram, at Marikyat. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. And till my next vlog! Bye!